kahapon po, patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga nagpo-positibo sa COVID-19 sa probinsya ng Quezon. 41 na ang naitatalang positibo roon ayon sa Quezon Integrated Provincial Health Office. 3 sa kanila ang gumaling, 6 naman ang nasawi. Ilan sa mga nagpositibo ay mga health worker na nag-alaga sa mga pasyenteng may COVID-19. Ayon kay Dr. Grace Santiago, Provincial Health Officer ng Quezon, tumutulong na ang Southern Luzon Command, AFP at PNP Quezon sa contact tracing. Patuloy rin ang pagpapatupad ng total lockdown sa buong probinsya. May naitala na rin kaso ng COVID-19 sa Tagaytay. Siya ay isang 29-anyos na medical frontliner na nagtatrabaho sa isang ospital sa lungsod. Kasalukuyan nagsasagawa ng contact tracing ang City Health Office sa mga nakasalamuhan ng pasyente. Tiniyak naman ni Tagaytay City Mayor Agnes Tolentino na ginagawa ng lokal na pamahalaan ang lahat para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 sa kanilang lugar. Apelan niya sa mga residente, manatili sa mga tahanan at sumunod sa mga bilin ng mga otoridad. Posible magkaroon ng total lockdown kapag hindi pa bumaba ang infection rate ng COVID-19 sa bansa ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque. Kaya naman nananawagan ng palasyo sa publiko na sumunod na sa mga alituntunin ng enhanced community quarantine. Sa kabila kasi ng extension, hindi pa rin daw nakakamit ang hangarin ng gobyernong ma-flatten ang curve o bumagal ang pagdami ng mga kaso. Hindi po fake news na kinukonsidera ang total lockdown, lalong-lalo na kung magpapatuloy mga pasaway sa ating kalsada. So wag na po nating pahabain pa itong ECQ. Tumupad na po tayo sa ating obligasyon. At yan po ang COVID-19 Bulletin. Ako po si Tina Panganiban Perez, buong puso para sa Pilipino.